Magandang araw mga bata. Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang huling bahagi ng ating talakayan tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkakabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Part 3. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Ating talakayin ang kalagayang pampolitika sa sinaunang lipunang Pilipino. Mula sa mga natatag na pamayanan ay umusbong ang pangangailangan sa kayusan, kaya't naitatag ang sistema ng pamamahala. Ang sistema ng pamamahala sa kapuluan noon ang nagpatupad ng mga batas. Ang pagsunod ng mga tao sa mga batas at ang pagpapaunda nito ng pamahalaan ang tumiyak sa maayos at makatarungang ugnayan ng mga tao sa sinaunang lipunang Pilipino. Nakaatang sa balikat ng pinuno ang tungkuling pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa pamayanan at pati ang pangangasiwa sa kanilang kabuhayan. Dalawa ang uri ng pamahalaan na umiiral sa sinaunang panahon sa Pilipinas, ang barangay at ang sultanato. Unahin natin ang barangay. Ang barangay ay salitang halaw sa balangay na tumutukoy sa sasakyang pandagat na ginamit noon ng mga sinaunang Pilipinong naninirahan sa mga kapatagan. Ang barangay ay isang unit pampolitika, panlipunan at pangkabuhayan noong sinaunang panahon sa Pilipinas. Binubuo ito ng 30 hanggang 100 pamilya ang isang barangay. Datu ang tawag sa pinuno ng barangay. Kinikilalang pinakamalakas, pinakamatapang at pinakamayamang lalaki sa barangay. Siya at ang kanyang pamilya ay kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan noon. Itinuturing ang datu na ama ng barangay, kaya malaki ang sakop ng kanyang tungkulin. Nakasalalay sa kanya ang kapakanan ng buong barangay, kaya tungkulin niyang magpatupad ng mga batas at ipagtanggol ang kanyang nasasakupan laban sa mga kaaway. Ngayon ay dumako tayo sa paggawa at pagpapatupad ng batas. May dalawang uri ng batas na umiiral sa barangay. Ang batas na nakasulat ay ang pag-uutos na ginawa ng datu kasama ang lupon ng matatanda sa barangay na nagsisilbing kaniyang tagapayo. Nakapaloob din sa kasulatan na batas ang diborsyo, krimen, pagmamayari ng mga ari-arian at iba pa. Ang batas na nakasulat matapos itong mapagtibay ay pinagbibigay alam sa isang pagtitipon. Ang batas na hindi nakasulat ay maaaring ipinagbibigay alam sa sambayanan sa pamamagitan ng umalahokan. Ang umalahokan o tagapagbalita. Ang tagapagbigay alam matapos itong mapagtibay. Sa Visayas, ang umalahokan ay isang pinunong inihahalal ng datu sa tuwing may malaking kaguluhan na maaaring ayusin. Siya ang inaasahang maglilitis hanggang sa magkasundo ang mga nagkaalitan. Ngayon na may dumako tayo sa sultanato. Ang sultanato, dala ng impluwensya ng Islam sa katimugang Pilipinas, nabuo ang isa pang uri ng pamahalaan ng mga sinaunang Pilipino at ito nga ay tinatawag na sultanato. Ang sultanato ay isang sistema ng pamahalaan na batay sa katuruan ng Islam. Ang sultan ang pinakamataas na pinuno sa isang sultanato. Si Sharif ul-Hasim ang nagtatag ng unang sultanato sa Pilipinas at tumayong sultan. Ang nagsisilbing batayan ng lawak ng kanyang nasasakupan ay kung hanggang saan umabot ang tunog ng tambol mula sa kanyang tirahan. Mga naitatag ni Sharif Pabungsuan na sultanato noong 1478. Sa Mindanao, sa Sulu, Cotabato at Lanao. May mga umiiral pa rin na sultanato sa Mindanao, bagamat ang papel nito ay hindi na lubhang kahalintulad noong sinaunang sultanato sa Pilipinas. Mga katangian ng sultan. May angking kayamanan. May mataas na bilang ng mga tagasunod. May mahalagang ambag kaugnay sa pagpapahalaga ng lipunang Muslim. Ito naman ang mga tungkulin ng sultan. Pananagutan ng sultan
ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Nagtatakda at nagpapatupad siya ng batas, ang kanyang pasya ay hindi maaaring magbago. Nagsisilbing hukom sa paglilitis sa mga paglabag sa batas at tumatayong kinatawan ng kanyang nasasakupan. Siya rin ang tagapagtanggol ng kanyang nasasakupan. Muhammad. Si Muhammad ang huling propeta at tagapagtatag ng Islam. Tarsilya o Salsilya ang nagsasalaysay sa pinagmulan ng lahi ng mga sultan at ang Ruma Bitsyara ang katulong ng sultan sa pagpapatupad ng batas. Ngayon ay dumako tayo sa mga kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino. Kabuhayang agrikultural. Nagsimulang magsaka, natutong gumamit ng patubig at natutong magbungkal ng lupa at natutong magkaingin ang mga sinaunang Pilipino. Sa pagmamay-ari ng lupa, may patakaran sa pagmamay-ari nito, ang mga lupain ay may nakalaan para sa kapakinabangan ng mga maginoo o pamilya ng dato. May mga lupain at lugar na itinuturing na pagmamay-ari ng buong barangay. Ang lupang pagmamay-ari ng isang pamilya ay ang lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Naging kapaki-pakinabang din ang pagiging insular ng Pilipinas. Sa mga industriya, nakatuklas ng iba't ibang gawain, produkto at paraan upang higit na mapakinabangan ang kapaligiran. Nakatuklas ng paraan at paggamit ng hilaw na materyal, nabuhay ang iba't ibang industriya gaya ng pagpapalayok, paghahabi, paggawa ng sasakyang pandagat. Sa pakikipagkalakalan, natutunan nila makipagpalit ng iba't ibang produkto. Nakarating sa Timog Silangang Asya upang makipagpalitan ng produkto ang mga sinaunang Pilipino. Gumamit ng ginto at kabibe bilang salapi ang mga sinaunang Pilipino. Naging sentro ang barangay sa kalakalan tulad ng palay, isda, niyog, kopra, troso at ginto. At napalago ng sinaunang Pilipino ang pakikipagkalakalan. Ngayon ay dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Isulat sa patlang kung saang paraan ng hanap buhay may kaugnayan ang sumusunod. Sibat, siya ay may kaugnayan sa pangangaso. Ginto, siya ay may kaugnayan sa pagmimina. Suyod na hila-hila ng kalabaw, siya ay may kaugnayan sa pagsasaka. Buslo, siya ay may kaugnayan sa pangingisda. At perlas ay may kaugnayan sa pangingisda. Ngayon ay dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang apat. Tukuyin kung saang hanay napapabilang ang mga pangungusap sa bawat bilang, kung sa panahon ng Neolitiko o sa panahon ng Paleolitiko. Number 1, panahon ng Neolitiko. Naninirahan ang mga tao sa tabi ng mga dagat at ilog. Number 2, panahong Neolitiko. Natutong magsaka at maghayupan ang mga Pilipino. Number 3, panahong Neolitiko. Naging permanente o sedentaryo ang paninirahan ng mga tao. Number 4, panahong Neolitiko. Natutong gumawa ng banga at palayok ang mga sinaunang Pilipino. Number 8, panahong Neolitiko. Nagawa ang mga talim ng sibat, gulok, kutsilyo at iba pang sandata. Number 9, panahong Neolitiko. Nagkaroon ng espesyalisasyon sa paggawa ang mga tao. At number 10, panahong Neolitiko, gumawa ng mga banga at palayok na ginamit bilang imbaka ng mga sobrang pagkain. Sa panahong Paleolitiko, number 5, nabuhay ang tabunman. Number 6, nanirahan ang mga tao sa yungib. Number 7, gumamit ang mga tao ng mga magagaspang na kasangkapang bato. Gawain sa pagkatuto bilang 5. May tuturing mo bang maunlad ang kabihasna ng ating mga ninuno? Patunayan ang iyong sagot. Masasabi ko na naging maunlad ang kabihasna ng ating mga ninuno dahil meron na silang mga sistemang pampolitika gaya ng barangay at sultanato. Meron na din silang mga batas na pinaiiral at marami na rin silang naging kabuhayan dahil sa kanilang pagiging malikhain, maparaan at pakikiangkop sa kanilang kapaligiran. Halimbawa ng mga kanilang kabuhayan ay ang pangingisda, pagsasaka, pangangaso, pagmimina, pagtutroso at iba pang industriya gaya ng pagpapalayok at paggawa ng bangka at paghahabi.
maunlad din ang kultura ng mga sinaunang Pilipino dahil mayroon na silang paraan ng edukasyon, panitikan, sining, musika at sayaw bago pa man dumating ang mga dayuhang mananakop. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang anim, ihambing ang mga namumuno sa ating pamayanan noon at sa panahon natin ngayon. May pagkakatulad o pagkakaiba ba? Alin ang mas pipiliin ninyo, noon o ngayon? Kung paghahambingin ang mga dato noon ang namumuno sa mga barangay, samantala ngayon ang mga namumuno sa mga barangay ay tinatawag na kapitan o chairman. Ang mga sultan naman ang pinuno na mayroong malaking nasasakupan at malawak na kapangyarihan noon. Kung ihahambing ito ngayon, maaaring sabihin ito ay katulad ng katungkulan ng pangulo o presidente ng bansa. Kung ang mga Roma Bichara ang tagapayo ng sultan, masasabing sa kasalukuyan ang mga tagapayo ng pangulo ay kabilang sa kanyang mga gabinete o cabinet members or secretaries. Kung dati ang dato ang gumagawa at nagpapatupad ng batas, ngayon ang gumagawa ng mga batas ay mga congressman at senador at mga pulis at sundalo naman ang nagpapatupad ng mga batas na ito. Kaya masasabi ko na mas mahusay ang sistema ng pamamahala ngayon kaysa noon dahil ngayon mas organisado at mas mayroong sistema ang pamamahala sa ating bansa. Nakipagkalakalan ang mga Pilipino sa mga taga-India, Indonesia, China at sa mga Arab. Hindi naging tuwiran ang kalakalan sa pagitan ng India at Pilipinas. Batay sa mga pananaliksik, ang mga produktong mula sa India tulad ng kristal, abalorio at mga kasangkapang gawa sa metal ay dinala sa Pilipinas mula sa Indonesia. Mahalagang produktong mineral sa panahong ito ang ginto. Ang kalakalang India, Indonesia at Pilipinas ay tinatayang naganap noong bago mag-ikatlo hanggang 200 taon hanggang 500 taon. Samantala, ang Pilipinas at China ay nagsimula makipagkalakalan sa isa't isa noong 900 hanggang 1400 Christ era. Ilan sa mga produktong Chinese ang tapayan, salamin, timbangan at jade. Simula noong 900 taon naman na makipagkalakalan ang mga Pilipino sa mga Arabo o Arab. Ang mga produktong Arab ay ang mga kasangkapang gawa sa tanso, tapete at seramika. Ang pag-aaral sa mga simulain ng kabuhayan noong sinaunang panahon ay makapagbibigay ng pag-unawa sa kakayahan at mga katangiang likas sa mga Pilipino. Kapansin-pansin naging mahaba ang kasaysayan ng pakikipagkalakalan ng mga Pilipino sa mga dayuhang mangangalakal. Nangangahulugan lamang na ang magagandang ugnayang ito ay dahil sa mga taglay na katangian ng mga Pilipino gaya ng pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. Ngayon ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 7. Ibigay ang mga hinihingi ng mga sumusunod. Isulat ang sagot sa kwaderno. Letter A, katangian ng sultan. Number 1, may angking kayamanan. Number 2, may mataas na bilang ng mga tagasunod. Number 3, may mahalagang ambag kaugnay sa pagpapahalagaan ng lipunang Muslim. Number 2, tungkulin ng sultan. Number 1, pananagutan ng sultan ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Number 2, nagtatakda at nagpapatupad ng batas. Number 3, ang kanyang pasya ay hindi maaaring mabago. Number 4, nagsisilbing hukom sa paglilitis sa mga paglabag sa batas at tumatayong kinatawan ng kanyang nasasakupan. Number 5, tagapagtanggol ng kanyang nasasakupan. Letter C, mga naitatag ni Sharif Kabungsuan na sultanato. Number 1, sultanato sa Mindanao. Number 2, sultanato sa Sulu. Number 3, sultanato sa Cotabato. At number 4, sultanato sa Lanao. At dito nagtatapos ang aralin natin ngayong araw na ito. Sana'y marami kayong natutunan. And please, don't forget to subscribe, like, and share our YouTube channel. And pakiclick na rin ang ating notification bell para sa iba pang updates sa mga lessons natin sa araling panlipunan para sa grade 5. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.